Yo, what's up? So ngayon ay ipapakita ko sa inyo itong top box bracket for Suzuki Avenis by SEC. Nagustuhan sa kanya, pabilog yung bars. So pwedeng may kakapitan pa rin yung angkas mo kung ayaw kumapit sa'yo, diba? So yan, may hawakan pa rin and matibay naman siya. So yung pinaka plate na yan, yan, yung plate na yan, naka welding yan dun sa ilalim. Kaya matibay siya, smooth weld. Wish ko lang sana mas maganda kung naka-welding din yan sa labas. Tapos i-binap na lang nila para extra kapit, diba? At mura lang din to, around 700 or 900 pesos siguro, mga ganun. 800 plus naglalaro eh. Pero pag sa online mo binili kasi pwede kang makatimisin ng mga voucher. So yan, nagustuhan ko dyan, i-flat siya. So hindi mo na kailangan ng maraming parang ano ba yun, pagkakabit mo yung base plate ng top box mo, eh yun, madali siya ikabit. Nakaangat din siya para sa Avenis, so pag nagpagas ka eh wala ding problema. At ayan o, so okay naman siya, matibay, walang kalog. At eto naman yung ating base plate para sa ating top box na plastic. So ayan, plastic siya, then sa ilalim ay meron siyang bakal. So ayan, papakita ko sa inyo. Ito, ayan o. Okay, so bakal yung ilalim niya. So yan, bakal din yan, yung pinaka hook para sa top box. Then ito yung damper na goma para hindi, para snug yung fit ng ating top box. And nakascrew siya dyan, hindi siya quick release. So ayan, bakal yan. At ayan yung ating base plate. At ito na, itatry na natin siyang ikabit dun sa ating top box bracket. Kaso ang pinaka parang naging problema ko dito is yung butas nung base plate ay hindi nga siya tugma dun sa ano, sa ibang, sa ano, sa bracket. Kasi di ba yung iba maraming butas. So ito, hinanap ko na lang yung pinaka dalawang butas sa pwede kong lagyan magkabila, then nilagyan ko siya dalawang screw. Matibay naman, tinesting ko kung ano, tinaray ko din siyang buhatin mula dun sa base plate niya, tinatry kong kalugin. Which is good naman, hindi naman siya basta matatanggal. At saka yung top box ko naman is plastic. So ayan, makikita nyo, walang alog, diba? So higpitan nyo lang na maigi, basta ayusin nyo lang pagkakabit at ayos na yan. Ayun, sa ilalim ko kinabit, dalawang screw lang. So nilagay ko pa rin yung parang pinaka clamp yon para extra tibay. So ayan, tibay siya. Wala, hindi yan basta-basta matatanggal. Alright, let's go. Alright, and ito na yung ating top box. So yung brand ng top box na to ay TD Go. Hindi nyo siya mahanap sa ano, sa Lazada or sa Shopee pag nilagay nyo yung TD Go. So lagay nyo lang ay Alloy Top Box. Lalabas yan dun eh. So plastic yan. Parang kapareha siya nung ano eh, nung sa SEC ngayon yung bago, yung nilabas nila na 45 liters sa ganyan, pero ABS plastic. So yan, no? Spacious din siya. So yan, yan yung kabitan ng screw para nakadikit siya dun sa base plate mismo. Dun yung loob yan, no? Matibay naman. Ayan, mayroon din siya nan na parang hindi siya bumuka ng sobra. At ayan, so maximum load niya ay 3 kilograms. So syempre, plastic pa rin naman yan eh. So wag nyo lang paglalagyan ng mga sobrang bigat na bagay. Syempre, diba, plastic pa rin. Mga helmet, mga damit, ano, kapote, ganyan, sapatos, pwede dyan. At meron na rin siyang backrest na malambot. Malambot yung backrest na yan. So, ayun o, pinisil ko yan. Pipisilin natin o. Lambot yan, para hindi masakit sa likod ng rider. At saka may ano yan, may kasama ng pandikit. Makapit din. So, ano yan eh. Hindi alam, medyo angat yung kabila kasi, ano, nagkamali ako ng tanggal. So, yan. So ito, yan, ito yung kabitan ng ano, ng base plate, diyan yung pinaka hook niya. Yan yung ilalim at yan, oh, yan yung screwhan. So yan. Ayos naman siya, maganda. At yan, syempre ilagay na natin. Yan, may kasama na yan, ah, yung screw na yan, tapos para may washer siya. So ilalagay mo yan diyan. Yan, oh, isalpak mo lang yan diyan, tapos ayun lang, nakakabit na yung ano mo, secured na yung top box mo sa bracket, di ba? Yan, oh, ginamit ako ng screw kasi syempre hindi naman pwedeng kamay-kamay lang, di ba?
So yan na nga, naikabit ko na, nahigpitan ko na rin at yan. So yan, no, tignan nyo, matibay. Walang kalog yan. Yung kagandahan dyan, secured siya, pati yung damper niya maganda yung ano. So, eto, meron din siyang kasama nito, yung parang panapin. So para maganda-ganda yung maganda-ganda siya tignan, di ba? So parang elegante yung dating. So yan, nalagay natin yan. At ayan. So medyo malambot. Kung may helmet kayo ilalagay, may ilalagay kang mga, alam mo yun, yung mga bagay na pwede magasgas. Hindi siya basta-basta magagasgas, kasi meron siyang parang ano yun, parang foam na manipis, parang velvet type na tela yun, ganun. So yan, wala siyang ganun kung ano-anong design. So parang generic top box nga siya eh. So yan, yung lock, maganda rin yung lock na yan, naulanan na yan eh. Yan, hindi naman siya kinalawang, is good, di ba? Yung meron din pala siyang hawakan dun sa taas. Ayan, no? walang aloy yan, no? Pako, di ba? So ito na. Testingin natin kung kasya ba yung helmet. So ito ay sec large na modular, sec revolt 2. So lagay natin. So di ba? Ayan, kasyang-kasya yan. Pwede mo pa nga yan lagyan ng ano eh. Ayan, no? Pwede mo pa ilagay yung ano, kapote mo sa gilid. Tapos meron ka pang maliit na space sa gilid, oh. Ayun, no? Kasyang-kasya siya. Ayun, oh. Ikaw kung nakaano ka, sec Avenis ka, tama-tama lang 'to kasi hindi siya ganun kalapad. Hindi siya ganun kalaki kung titignan mo sa motor. At 'yan, to check natin ah, kasi yung napanood ko yung ibang lock ng ano ng top box nila, pwedeng mabuksan gamit yung ibang susi. So ito, testingin natin kung mabubuksan ba siya gamit yung ibang susi. Kasi iba, nakita ko parang ginamitan ng susi ng motor eh. Pinihit lang pinaka ano, yung pinaka saksakan ng susi, napihit na. So ito, wala. Hindi mo siya basta-basta mabubuksan. Siguro kung sisirain talaga, babarinahin or ano. Pero syempre, ano na yun, pinagbabalakan na talaga yung motor mo lang, diba? So ayan, ayan, laki pa rin yung space niya. Kung gamit mo siguro na helmet ay mga AGB, ganyan, show eh, yan. At ito naman yung side view. Saan ay makikita nyo na, yan o, teka lang ha. So yan, sa backrest. At ito, kung magpapagas kayo, yun yung pinaka, ano dyan, tanong lagi dyan, paano pag magpapagas ka, eh nasa, nakaharang yung top box mo. So yan o, kasyang-kasya yan dyan, guys. Walang kaproblema magpagas. At ito, maglalagay ako, magpapakita ako ng picture kung saan nagpagas ako ng may top box. Sasama ko na rin dyan para makita nyo, diba? So ayan, no? Walang kaproblema. Spacious pa rin siya kasi nga nakataas yung pinaka bracket niya. At yun lang, salamat sa panonood.